narito na ang programang kukumpleto sa inyong Saturday night. Beyond Wellness. Usapang pangkalusugan, pagnenegosyo, relasyon, at marami pang iba. Be inspired sa malalim pero kwelong kwentuhan sa Beyond Wellness with Miss P. Princess Javier Castro. Beyond Wellness. Welcome po sa Beyond Wellness with Miss P. Ito po ang inyong lingkod, Miss P, Princess Javier Castro. Makakasama po ninyo hanggang alas 10 po ng gabi with Today, Tonight, with Coach Mike Celis. Uy, maganda pag-usapan natin kasi Love Month. Hi, partner! Hello! Ayan, oh. Diba? Iba na Happy camera Saturday. Mo. Happy first Saturday nga ba? Oh, yeah. Happy yes. first oh, diba? Saturday. February na. February 4 today, diba? Correct, diba? Basta alam natin Saturday, hindi lang natin alam kung First Saturday, oh, diba? Oo. At of course, mamimiss kita. Oo. Dahil marami kang ganap. Correct. Oo, kailangan muna natin mag-aim high. Mag-aim high, oo. Yes. Nga. I'll be in India in the next 2 weeks po. So, yan. Para i-represent po yung Philippines dun sa awards, World HRD Awards 2022. Mm-hmm. Speaker din ako doon, partner. Oo, nakita ko ang costume. Oo, di ba? Ang costume, mala Aladdin. Oo, doon tayo, syempre. Kung maka-eksena ka lang, itodo mo. Ang speaking of Aladdin, syempre yan, partner, ha? Alam naman natin ang kwento ng Aladdin. Parang favorite ko kaya yun ng bata ako. Ako din. Nag-duet nga ako mag-isa na A Whole New World. Bukod sa si Lea Salonga kasi. Both versions. Pinay na. Ako din pala. First Filipino din siya naging ano, diba? Queen, nabasa mo ba yun? Yung parang dapat daw, mas ano yung parang saan siya na-reject dahil Asian siya? Merong parang, hindi I don't know if si it was Rab? Also sa isang production or somewhere. Uh-oh. Basta sa halip na siya yung kunin na lead star, she was rejected because she was Asian lang. She was Asian so that paved way for her to actually win Tonys, mga ganun. Oo, at dahil dyan, na-mention ko yan dahil ikaw din ang first. Yes, diba? First for this coach only. Na only Filipino yes, nakasama diba? Doon sa Global Award ng ICF. Correct. Oh! Kaya namang gold tayo dyan. Kaya namang gold na gold. Yes, ilalaban po natin dyan. Ayan. So, dahil dyan, dahil meron na tayong panibagong mga ganap sa buhay in the next 2 weeks, pag-usapan natin ang love. Pero ano mo, gawin natin light, di ba, no? Oo naman. Gawin natin light ngayon. Love is always a light topic regardless kung malalim ang hugot. Maraming hugot. Diba? Oo. Ang isa sa mga pinag... Alam mo, nung binabanggit nila yung mga dating app, or yung mga dating sites, parang di ako makapaniwala na talaga ba na meron talaga mga dating apps. Well, sabagay, sabihin nyo naman, Miss P, tagal-tagal lang yan, no? Ang dami na may mga ganyan. Oo nga, nung pinag-usapan natin, nung unang-unang panahon. Kasi palibhasa, meron ng, ano, diba, love, diba? Hindi na ako makarelate sa mga nakakaganap. Hindi, tsaka partner, noon, ang ano, diba, yung mga mail order bride. Diyan nag-umpisa yan, yung mail order bride. May ganun pa ba ngayon? Hindi na masyado siguro, pero meron pa rin. Depende kung anong bansa pinag-uusapan natin. Mail order bride, umpisa yan dyan sa ganyan. Tapos yung mga, ang tawag din yung mga long, mga letter kemerot. Ano yung pen pal. Partner na paghahalataan naman, wala nang ganyan. Baka isumpa ka pag... Pen pal! Baka naman parang wala nang ganyan ngayon. Palagay ko wala na, no? Pero siguro, ngayon, ang bagong way na to look for love, especially kung kanyari gusto mo foreigner. Pero pwede rin Pilipino. Oo. Kapwa mo Pilipino is through adjustable naman ang settings. At saka ano, sa bagay, adjustable. At saka may green screen naman. Diba? Alam naman agad pwede yan. Pwede mag-blur ng face. Ganun. Yes. Ayan, mapag-usapan natin yan kung ano yung mga do's and don'ts din, partner. Saka is it really possible to find love while sa using on ano online apps sites? Or online apps. Sites. May kakilala ka ba, partner, na naging successful? Meron. Ako marami din. Actually. Ako din.
Oo. At saka meron din ako mga, ito ah, hindi lang ito for male and female. We would like to be universal. Yung oo. Mga may male and male, o kaya yung oo. Mga female and female, na looking for partner, no? Yun yung mga ang tawag dito, pag-uusapan din natin. Siguro magbigay tayo ng mga tips. Saan ba yung mga apps na to? Saan ba sila nakikita? Naku, kailangan may promotion na to, ha? Lalo na pag mami. Pero bago yan, watching daw from Region 8, Coach Mike and Miss P. Yes. Faye Dutoyate ko. Hello! Ayan. Hi, salamat sa pag-tune in. Ayan. And, of course, ito na, pagay na natin sa kanila kaya. Mm. Gusto mo ba? Umpisa na natin. Ang isa sa mga nakikita ko dati na very active sa mga promotion. Mainit dito, no? Konti, kuya. Oo. Mm. Yung promotion ng kanilang app, match.com. Ah, maraming mga ganyan, actually. Ngayon kasi parang ang dami na nag-evolve na kung ano, no? Mm-hmm. Well, truth be told, dahil nasa time and age tayo niyan, mm-hmm. no? And gone are the days, partner, ulitin muna natin to, ha? Gone are the days na tabu ang paggamit ng app. Kasi dati rin, yung fina-frown upon ng mga tao na parang, bakit ka gumagamit ng app? That's something that's desperate or parang hindi yan tama. Pero people, especially the younger ones, have managed to actually parang adjust accordingly mm-hmm. and see it as a valid way. More so nung pandemic, partner, ang dami nag-a-apps doon because there's no other way that you can meet other people. Di ba? Mm-hmm. Parang, paano nga naman naka-lockdown tayo, ang gagawin na? Tama. O, diba? So, yun. Match.com is one. Tinder. Grindr. Grindr is Bumble. Grindr is for, male and male. Male and male and uh-oh. Some, female na gusto lang makichismis. Ang number one yata ang binabanggit nila is Tinder. Yes, Tinder globally. Uh-oh. And aggressive sila sa promotions nila, even yung mga online. Lalo na ngayon Valentine, so expect po yung mga dating apps to actually have more promotions. Kasi of course, ang dami pa rin partner naghahabol ngayon Valentine. Diba? Meron pa po kayong ilang... Two weeks na. Diba? Hindi, wala para na. Para jumowa. 11 days na lang. Oo, diba? Oo. So, pero malay mo naman, diba? Wala naman imposible. Pero diba? Again, you start off from there. Kasi dati nga, yun nga, partner, tinitingnan siya na parang palipas oras or para sa mga hindi makakilala ng face-to-face. Pero ngayon, ang mga dating apps, tinitingnan na siya, parang social media apps lang yan. Parang Facebook. It's a way to connect with people. Mm-hmm. And some people actually use dating apps to, number one, not only to find dates, mm-hmm. but also to build networks. Mm-hmm. Diba? Actually, yung iba nga partner, yung iba hindi naman talaga hinahanap ay partner. Ang hinahanap totoo. Lang nila ay friendship. Friendship or anything goes. Ganon. Kung baga magsisimula ka muna. When you go on a dating app naman kasi, partner, while the underlying, perhaps, di ba, goal is to find someone that you would match with, which is essentially fine, you cannot expect it na ganun lagi ang magiging ending. Kasi tama. Sometimes, may makikilala ka na, ay, better off as friends. Minsan naman, better off as walala lang. Di ba? Because it makes you realize na parang, ay, hindi ko deserve to, hindi ko pala gusto to. O, yung mga ganun klase. At saka minsan, masakit sa ulo. Pagkalalo, hindi mo type, tapos makulit, no? Totoo naman. Darating tayo dyan mamaya kung bakit, paano ba nagkakaroon ng mga hindi types. Oo, diba? Parang, Kaya nga careful. So babanggitin lang natin partner itong mga ilan sa mga binabanggit na mga dating app. Baka kilala nyo sila. Correct. We're not endorsing. Or may maidadagdag ba kayo na hindi pa namin alam. Oo. Kanina binanggit mo na yung Tinder, Bumble, Grindr, Bumble, Match.com. Ano pa ba yung mga nakikita ko? Cupid. Hindi ko alam ba sa Cupid din. Okay, ganun. Cupid yata. Oo. Cupid, ano pa ba yung iba her. Kong... Ano? Her. Para siyang Grindr, pero her. Pang babae naman. Ay, paano naman ako makakarelate doon sa diba? Ay, hindi ko siya kung na-mention pero, huy, partner ha. Okay, again guys, kaya hindi po ha, exclusive lang dun ha. Oo. Pang talaga universal to for men, women, and for those who are... Oh my God, may nakalimutan tuloy ako. Meron isa dati, sinabi sa akin nung
pinsan ko na ano siya, lesbian siya. Mm-mm. I forgot the name, pero female name din, pang lesbians. Like, nakalimutan ko. Oh. Kung ano yung letter B ba yung start na? I remember also for gay people, Blood. Blood. Ayun. Ayan. Ito, E-Harmony. Medyo pang mga serious, ano to, pang mga serious seekers, parang ganyan. Teachers? Seekers. Ah, okay. E-Harmony. Ano? Oo. Meron na rin ng ano, Facebook. Kaya isa-search ko yung mga ibang yan. Meron na lang Facebook dating kin. Ay, meron yon. For some reason, nag-appear sa akin yon dati na parang merong dating component yun. Ang gagawin niya, I actually tried. Mm-mm. Nung time na yon, sabi ko, ano ba itong dating ganyan-ganyan? So, pag-click kong ganun, imamatch ka niya. At saka ano siya, partner, hindi kanya imamatch dun sa mga part na ng friends mo unless type mo yung nasa friend list mo. Well, in a very short time lang kasi natinry ko siya. Hindi kasi isang mga oras lang. Ganun. So parang tinignan ko lang, okay. Parang ito, minamatch dito, ganyan-ganyan. And then you would see the profile nung tao. Nung tao. O kung mag-uusap ba kayo or hindi, ganyan-ganyan. Pero ako kasi, on a personal note, ako lang naman, pag I read profiles kasi partner, di ba? Mm-hmm. Yung mga panahon na yon nung tinrahin ni Facebook, i-match ako doon sa ano, pag nakita kong works at Krusty Krab, sorry. Ay, yeah. Oo nga. Di ba? Busy ako, saan po ba yun? Di ba? Maka hindi ko kasi alam, pero hindi ko umobre sa akin yun. Oo, in-off ko na lang. Diba? In-off mo na lang. Oh, ito pa, may mga ilang pa. Coffee meets bagel. Ang sosyal naman yan. Hindi kasi ano to, international to ah. Talaga? Snap. Parang ibang level yung mga alam ni partner, no? Snap. Mga mayam. Uy, pero meron ako nabasang ganun dati. May request sila na sana daw, pwede daw identify yung class nung tao, di ba? I mean, hindi po tayo nagiging judgmental dito. Mm-hmm. Nabasa ko po talaga yun na sana daw po pwede identify yung class ng tao para alam mo if kaya kang buhayin or hindi. Actually, may mga dun sa profile, ang pwede lang i-promise ng commonly ng mga dating app is that what you are actually talking with is tunay na tao. Kasi 'di ba, remember, may AI pa ba? Hindi, kasi 'di ba dati parang they're using a fake account or fake profile ganyan. True. So ito medyo at saka verifiable via phone number. So in other words, tunay siya na tao. Maganda naman yun kasi di ba, yun yung sinasabi nila, catfishing, di ba? Yung parang iba yata poser, ganon. Kasi for example, partner, ako totoo, tapos yung bibigyan mo sa akin profile, hindi. De paano naman ako, kawawa naman ako. Kaya nga ayoko ng photo lang, kailangan may video call. Ayan naman ito. Ito katulad ng snap, may snack, may video siya. Tinder has a video. Talaga? Video. Sorry, hindi pa po ako expert sa ganyan. Pero dahil yun, hindi pa ako expert, may bumati naman sa atin. Uh-oh. Hello, Ron Padilla. Ayan, si Ron Padilla is asawa yan ni Tin Padilla na kanina pa ako tinatawagan. Nagpo-programa na tayo. Birthday daw ni Tin bukas. Happy birthday, Tin. Happy birthday, Tin. Ayan. Bulacan. Dapat pala, in advance lang yung handa tonight. Ayan. Ito pa. Meron pa tayo dito. Lolo Dating and Icebreaker Game. Ang haba ng app na to, no? Pero walang mag-a-avail nun pag ganun kahaba. Kasi pang-quizby pala. Talaga? Kasi parang parang may game kayo. Parang you're entering a game. Tapos kung kumbaga parang imamatch kayo based on dun sa answers that you give. Dun sa game. Ang saya naman. Ang cute, diba? Parang they make it so creative para lang ma-entertain yung mga correct naman, tama naman. Friendship. Depende nga kasi kung ano hinahanap mo. So, doon ka imamatch nung dating app. Meron din akong mga alam na iba. Halimbawa, I've read din before. Yung para halimbawa, kung gusto mo ng older men or older women, meron specific na app for that. I just forgot kung sugardaddies.com. Ito yung Kipo. Yung mga gamers. Uh-oh. Ayan, ito. Kipo is the app for you.
Di ba may mga gamers? Ah, talaga? Well, sa bagay, marami nagkakatuluyan daw dun sa mga live stream na yan. Oh, alam mo pala, alam mo, minsan ano ah, ay, mga parents, tingnan nyo to. Kasi minsan yung mga anak ninyo, nagigaming-gaming sila. Yan ang gusto sa mga bata ngayon, di ba? Pag tinatanong mo, what are you doing? I'm playing games with my friends. Ganyan, di ba? Pero baka mamaya. Iba na pala yung ginigame. Nagigame na sila. Tapos yung pala, they're looking for boyfriends or girlfriends through that game. Ito yung app na yan, Kipo. Well, so tanong niyo sa anak niyo, alam mo ba yung Kipo? May ganun pala. Well, ako ngayon ko lang po nalaman dahil hindi naman po ako gamer. Pero ako din. Again, di ba? May mga ganyan po pala. Pero this is just a starting point. Siguro maganda rin natin itakil yun, partner, na sometimes online apps can help you determine ano nga ba yung mahalaga sa'yo para mag-connect sa ibang tao. Example, kailangan ba gusto mo pareho kayong gamer? May ganun, di ba? Oo, kaya nga itong Kipo ginawa for that. Dahil pareho, meron na kayong ano, grounding point, kumbaga. Correct. Pero do you believe in that, partner, na parang kailangan meron kayong super main, ibig sabihin na parang kailangan pareho tayong fitness buff, pareho tayong coach, pareho tayong gamer. Kailangan ba may ganun? Siguro parang starting point lang, pero not necessarily, di ba? Pag parang mas masarap nga yung hindi kayo magkapareho eh. Totoo. Yung iba naman, they want to like, kunyari, pareho kayong coach kasi pareho kayong nag-assist or pareho kayong computer analyst kasi pareho kayong naiintindihan na language. Something like that. Pero ako, I don't find it ano interesting na kunyari pareho kayong, kunyari ako, pareho kaming nasa broadcast, ganun. Parang gusto ko ibang field naman siya para meron akong other source of information. I think then, that is where yung nga isa sa mga advantage para doon sa mga para nagtataas ng kilay ngayon, doon sa mga tumitingin sa dating app or gumagamit. Isa po yung advantage na para malaman nyo kung ano talaga yung gusto nyo kasi you get to talk to a lot of people. Diba na para akala mo, ay kailangan pala gamer siya pero you find joy in talking to someone who's not. Diba? Para ma-assess nyo din yung sarili nyo tapos malaman nyo din, ano ba talaga yung type nyo din? Ito ah, pero ano, prangkahan na lang tayo. Physically. Tama. Kasi aminin naman natin, more often than not, hindi naman po sa energy nararamdaman ko i-swipe left or swipe right. Yeah, diba? Itsura naman, diba? So aminin na natin. Para alam nyo din, minsan sinasabi nyo, ugali ang basis, pero hindi mo sinwipe left kahit na bait-baitan naman yung nasa profile. Diba? So yan, isa pa yan ha. Yung mga apps pala na to, may swipe left at swipe right. Ngayon ko lang nalaman din yan. Oo, diba? Pero itong app na ito, yung Once ang tawag, O-N-C. O-N-C-E. Once. Ang bahayan nito ni partner. Ako tatlo lang yung alam ko. Diba? Kasi ito partner, ibig sabihin ito, once, kumbaga parang one at a time lang. So, hindi ka magsaswipe-swipe. Kumbaga parang pipili ka lang ng isa and then pag hindi talaga, tsaka ka lang ulit. Parang you have 24 hours to really find out kung okay. Kasi diba, okay. Para problem, sure ka, kumbaga ganun. Yeah, the problem with swiping, pag hindi mo, parang you're not giving the other person a chance to prove na pwede pala kayo or hindi. Ayan naman, partner, ipasok natin dyan para naman din doon sa naghahanap kung ano pang advantage ng dating apps ngayon. Kasi we want to be objective about it. We're not pushing for it, but we want to give you parang objective take on it. Mm-mm. It actually, ano, gives a person using the app validation. Whether, di ba, sa dami na nagsaswipe sa kanya or the ability to swipe. Kasi partner, halimbawa, picture lang yan, may nagustuhan kang gwapo, swipe right. That empowers you na parang, ito gusto ko. May choice ka. Mm-hmm. But in the real world, halimbawa ganun, wala ka namang ganun Di ba? Mm-hmm. Or swipe left na parang, ayoko to. Hindi ko nakakausapin. The real world, you cannot prevent people from doing that. Tama. Di ba? So, meron din siyang advantage on that note. On how you can actually, you know, find validation and use it to your advantage. Yes. Yeah. O meron pa happen. Happen without an E. Ano naman to, parang using location services. So kunyari, may starting point kayo. Kunyari, tayo pareho tayong kunwaring taga Makati. Correct. Partner. O yan. Tapos, you've been to ganyan? Oo, I've been to. When was that? Last week? Oh, really? I was there last week. Something like that. Yun, may ganon. Saka makakapili ka, hindi ka naman problema ngayon kung madali man dala. Kasi partner, again, if the objective is really to
to date someone, di ba, in the long term. Yun naman po kaya nga po dating app, di ba? Yun naman ang ano doon. If the objective is, kung factor ang distance, then, doon ka sa space na parang halimbawa 5 kilometers away lang or ano, doon ka maghanap, di ba? Walang masama doon. Again, gone are the days na para whether lalaki ka or babae, hindi naman yan bibigay lang sa'yo kung wala kang ginagawa sa sarili mo, di ba? Tama. I mean, darating at darating yan, pero kailangan mag-effort ka rin. Halimbawa, maganda ka, mag-online ka, di ba? Hindi naman kasi laging nakikita ka sa labas. So, kailangan din yun. So, mahalagang factor din yung location service. At isa din to sa mga sinabi rin ni Faye uli, sa daming binigit niyo po, I never thought gano'n nakalawak ang nagagawa ng social media platforms. Opo, gano'n na nga talaga kalawak. As in, you'd be surprised, wala pa yan, di ba? Ano lang to, nababanggit ko pa lang, ay actually 17 na pala partner yung nababanggit natin dalawa. Di ba? Kaya parang ano na, ang dami talaga. Pero kasi ang nakikita ng mga tao nga, is parang pag nag-dating app ka, it's something that's wrong or parang hindi dapat or nakakahiya. Or parang ganun. Iniisip nila, bakit wala ka bang makita within your area? Correct. Or sa mga group of friends mo, kaya kung naghahanap ka ng dating app. Hindi ba pwede rin, alam mo partner, meron din ganito ha, don't be surprised, may mga tao rin naman na sobrang good looking in person, pero sa dating app naghahanap. Not because they could not find someone but, in real life, pero yung anonymity na parang alam nila na, dito nagpo-post ng picture sa dating app, para alam nila kung magugustuhan sila ng tao dahil sa ugali nila. Ay, ganun din. Ay, oo. And then, tsaka isa pa, tama ka dyan. Kasi syempre, kunwari, makikilala nila sa mga ibang lugar. Could be friends of friends, diba? Oo. So, meron ng kwento. Oo. Kilala mo ba si ganito? Kilala mo ba si Mike Celis? Ay, oo, ganito si Mike Celis. At ginugugel po talaga kayo, I swear. At ginugugel. Oo. Ayan po talaga. Oh, yun ang labanan. Swooning. So, some people, it gives you the power of anonymity, dating apps. Dating app. O, Swoomme. SWOOMME. Dami. Swoomme. Parang pangalan pa lang, parang anong-ano na yun, no? Iba na yung dating noon, di ba? Dami pala kayong choices. O pwedeng-pwede kayo, pag hindi ba naman kayo gumawa ng lahat ng profile nyo dyan by Valentine's Day, I'm sure. Oo. Ano to, mga avatars naman? Parang they're making it creative nga. Ang dami. Well, totoo naman. Kasama yan. Pero babanggitin natin yun mamaya, partner, doon sa mga tips kung dapat nga ba gumawa ng mga cartoonized na avatars Hindi. Or hindi. Oo, yun. Clover dating app. Ay. Ano Clover. Parang ano siya, partner? Parang din siyang Tinder. Pero masikat lang si Tinder. Ganon. Ang dami pala. Marami pa actually. Oo. Maraming. Ang alam ko naman kasi sa dating app, per country or per region, iba yung sikat. Pero ito, itong mga nabanggit ko, most of them are internationally accepted. Kumbaga, di ba may mga app na hindi naman available sa atin? Oo. Di ba? Pero karamihan itong mga nabanggit ko, i-playback nyo na lang yan. Most of them, pwede dito sa Pilipinas. Pwedeng worldwide. Oo, di ba? Kung ang hanap nyo ay di ba? Oo, kung anong kulay man niya. Miss International. Di ba? Doon tayo sa global na app. Oo, global na app. Parang global coach lang. Oo. Diba? Ganyan, kung gusto natin maiba ang lahi natin, ayan, dun tayo. So yan, yung mga ang question now, how would you find out which one is the right for you? Right app or right person? Wow! Would you be able to get the right person depending on the right app? Parang ano lang yan, 'di ba, partner? Para bang if you look for partners in the wrong places, syempre, you won't find it. Well, siguro dapat, alamin muna natin saan ba tayo naghahanap na app, di ba? That's number one. Number two, meron ba tayong clear na concept kung sino or ano yung right person? Tama. Sige. Isa pa yung tignan nyo, i-check nyo yung privacy policy ng bawat app. Mm. Kasi, in just like any other social media, di ba partner? Ano yan you are revealing a lot of information. True. So, kailangan alamin mo yung private
tawag nila, privacy policy ng app. True naman. Mm-mm. O yun. So apart from knowing what is yung definition mo ng ano, ng right person, kasi the only way for you to know is to actually take time to get to know the person. Isa pa yan. Diba? Hindi po yung parang kaka-chat mo lang, meet na tayo, and then you're hoping na parang ito na. Oo. Hindi po ganun yun. It's just like in ano, real life, no? In physical world, di ba? Pagka ikaw ay nakakilala ng ibang tao at feeling mo na most likely baka ito, hindi naman immediately in just your first meeting kayo na. Correct, or, diba? Hindi in the first meeting na siya na nga yung gusto mo. Oo. Diba? So you have to give time, i-date mo muna siya uli. Eh, pwede siguro outside that dating app na, diba? Oo. Baka pwede na kayo mag-video calling. Correct. FaceTime. And please take note that it's not how you met ang basis ng right person. Ibig sabihin, kesyo na meet mo siya sa Tinder, sa Grindr, kung anumang app yan, hindi yung basis kung sino or ano yung right person. Ang basis yan is klaro sa'yo kung ano yung gusto mo talaga sa isang tao. Mm-mm. And hindi mo siya ipapattern dun sa mamimit mo. Kasi okay, may ganun eh. Oo nga. Tama. At ito ha, just to give you an idea, I know already mga 2, 3, 4, 5 people na pairs, couples, na naging successful full dyan sa mga dating app. In fact, meron nga kakalala Australian yung naging ano niya, naging partner niya. Tapos nasa Australia na siya ngayon. Dadala niya pa yung mga I'm not encouraging you. I'm just saying na this is possible. At saka wag kayong masyadong magpaka sabi niyo, ay tsaka naman. Bakit naman ako dyan sa mga dating app pupunta? Why not, 'di ba? Oo. Meron akong isang kakalala, sabi niya, ayoko magkaroon ng kadate na in the same school or mga kakalala ko talaga. Gusto ko yung parang wala siyang ka-idea sa akin, you will start from scratch. Dahil, maganda rin yun. I mean, yun nga, for anonymity, parang okay. Yun, parang gusto lang niya siguro na mas fair yung ganong klaseng wala siyang information. Buti na lang hindi ako yung coach niya kasi bigla akong susunditin niya na parang saan galing yung judgment na yan? Oo, diba? Anyway, marami pa tayong pag-uusapan. We're making it light po. It's a first Saturday. Mm-hmm. First love day. First love Saturday of yes, the month. Ayan ha, dahil ang oras sa buong kapulaan, 31 minutes na makalipas ang alas 9 ng gabi, magbabalik po ang Beyond Wellness with Miss P. Ating balikan ang kwentuhan sa Beyond Wellness. Nagbabalik ko lang pulpo muli ang Beyond Wellness with Miss P and now with the Coach Mike Celis. Ang pinag-usapan natin dito yung mga dating apps at nagbigay nga kami kanina ng ilang mga dating apps. Oh, dami marami na, actually. Baka na-overwhelm siya. Hindi ko nakapili. Oo. At ngayon, papakitaan. Bibigyan namin kayo ng mga ways how to make that dating app successful. Oo. Oh, diba? Kung paano ba tayo gumawa ng waging-wagin na profile. Diba? Oo. Meron tayong mga tips, partner. O, simulan muna natin sa number one. Take note ha, yung mga gusto humabol ng ano Valentine's, baka ito na ang susi sa ano, sa pagkakajowa. Diba? Pagkakajowa. Okay, o, number one. Ito very basic, partner. Choose a real nice photo. Mm-mm. Real? Hindi lang really, ah. Real. Ibig sabihin, totoong photo mo. Hindi yung real na R-E-E-L, yung pang... Oo, ano, na charit lang. Na charit diba? Lang. Parang maraming... Hindi. At hindi edited po photo ng kaibigan mo. Uh-oh. Hindi yung ikaw 10 years ago. Uh-oh. Hindi tayo naghahanap ng mga ano, childhood photos, di ba? Updated dapat. Updated. Ang ibig sabihin ng updated, preferably partner, parang ano yan, pro-B. Mm-mm. In the last 6 months or below. Tama. Diba? Okay. O, yun yung ano ha, basis doon. Older than 6 months ago is old. Oo. Oo, tama. Totoo. Actually, ideally nga, mas maganda rin pag when choosing your photos, the less
retouch, the less filtered, the better. The better. Tama. Oo. Huwag naman yung parang halos mabura na yung mukha natin sa kaka-filter ng F1, oo. F2. Diba? Ano bang type? Diba? May iba-iba yung kasi filter type eh. Diba? Sa TikTok ko itong basis ko to ha. Diba? Pag yung parang halos mabura na, mag-isip-isip na tayo, diba? Oo. Halos hindi ka na, ay, meron akong kakilalang ganyan. Grabe ko siya mag-post. Mm. Alam mo, halos hindi mo na siya makilala kasi ka talagang filtered. Ako ang rin. Hirap ng ganyan, partner, kasi hindi mo na siya kilala. By the time na talaga nakita mo siya face to face, parang magugulat ka, ikaw ba yun? Parang nakakadismaya, diba? Partner ako, may friend ako, nagsasabi siya sa akin siya nagkukwento, kasi uh-oh, close naman kami, bakit daw na nagkita sila, ano, nag-iba daw yung lalaki, ganyan-ganyan, pero nung chatting stage pa lang, happy-happy, ganyan-ganyan, so sabi ko, hindi ba kayo nag-video call, hindi daw, nung pa lang, tapos siya, eh kasi naman partner, mm-mm, sa picture, flawless. Kasi nga filtered. Oo, diba? Uh-oh. Pink na pink ang mga pisngi. Sa personal, medyo malayo. Oo. Diba? Tapos medyo, meron kasing ano, meron palang app, ang tawag parang Liquify, pumapayat ka. Oo. So yung shape ng face mo, nagiging bony ng konti. Nagiging ano, hugis bigas. Wow. Eh ito, nagmukhang kaldero nung sa personal. So iba siya. So what I'm saying, hindi naman sa ano doon ha. Pero again, ang picture po kasi, you cannot blame the other person naman. Kung halimbawa, iba sa picture, iba sa personal. Mm-mm. Diba? Mm-mm. So, dapat the closest, as much as possible, okay lang may studio shots kayo, but include also random shots. Yeah. At diba? Saka dapat ano, video. Video. Yeah. Oh. Kung po pwede, video. Video, pero hindi po yung may emoji na kasama nakatakip sa mukha o kaya may mga effect na may mga rabbit ears. Hindi yung ganun na. Hindi na po uso ang pabebe sa dating app kung gusto po nating seryosohin tayo. Meron, partner. Oh. Ilalagyan ka na rabbit ears, maiba yung kulay ng ano ng background. Hindi po ganun. Hindi po pang circus ang profile picture. Actually, mas maganda nga ano eh. Medyo formal yung... Formal, the simpler, the better. Na, the closest na kung sino ka. Yeah. Yun. Gusto ko pa nga yung video na ano eh. Yung what you do during the correct day. Yung kunwari, papasok ka or whatever it is. O nagluluto ka, ganun. Totoo. Pero not necessarily na nagsasalita ka. Parang videos na... Parang... snapshots lang ba? Pero, partner, isama natin yun, dahil nabanggit mo, dapat sama mo rin kung paano ka magsalita kasi minsan nakakagulatan. Ito based on true story. Meron naman ako lalaking friend, straight puto. Friend, maliit yung boses eh. Maliit ang boses. Lalaki. Mm-hmm. Eh, siyempre, nagsalita siya na turn off daw yung girl. Ay, paano na yun? Kasi ang maliit, as in, ipit yung boses, maliit. Hindi mo akalain. So, may mga preferences. Again, the moment that you put your profile out there, make sure that it's as true as it can get. Yeah. Yun. Oh. That's number one pa lang yun, ha? Basic yan. Basic. Number two, ito na. Create a profile worth reading. It doesn't have to be really so long. Oo, hindi. Yung saktong ano lang, conversation starter. Mm. Ganon, di ba? Mm. May pag-usapan lang. Hindi lang naman yung parang ano ang profile mo nakasulat, ask me. Di ba? Parang, ano ba yung parang magbigay ka naman ng konti, di ba? Ng description. Halimbawa, a banker who likes ganito, ganyan. Di ba? Basic, hindi naman kailangan my name is ganyan-ganyan. Sinabi mo na sa kanila. Hindi kailangan yung ganyan. Something that would draw interest. Kasi a lot of people are also interested in people who have sense. Yeah. Actually, may mga iba nga, nilalagay nila, for example, yeah, sinabi mo, a banker, medyo formal, but also would like to hang out with people. Ayan, kung ano yung gusto mo, di ba? Yung mga ganyan. Para naman matuwa naman, hindi lang yung parang ang ano mo, or kaya, not active here, message me on IG. Eh, nandiyan ka nga eh, tapos didirect mo sa IG mo pa. Tama. Don't get it, di ba? So yun, that's very important. Also, worth reading, which brings me to number three, partner. Mm-mm. Ito, very important din. Be honest with all the details that you put. Diba, gumawa ka ng profile. Sinabi mo, 30 years old
ka nung pala 55 ka na. Wow, anong gagawin natin? Alayo. Diba? Anong gagawin natin, guys? Tapos yung magkakagusto sa'yo kung babae ka, sinabi mo 30, tapos nagkakagusto sa'yo 35. Can you just imagine? Kahit pa ganun, 20 years. Aminin natin, ito po yung madalas na dinodoktor ng mga tao. Prangkaha lang naman age. For real talk to. Totoo. Age, weight. Weight. Height. Oh, di ba? Height sa lalaki. Skin tone. Skin tone. Kung anong ginagawa sa buhay. Di ba, yun yung mga normally pinapalitan ng mga tao. Yung sinasabi tao. Nila, may sinasabi nila may trabaho sila yung palawala. Sinasabi nila, they're working in this, kunyari, malaking opisina yung pala. Hindi. O kaya diba? Naman nagtatrabaho nga doon. Pero they mentioned a position in that company. Na hindi pala hindi totoo. Pala. So dapat so, totoo yun. Lang. Yung totoo talaga. Totoo kasi again, di ba, profile niya, you don't want to start off on a negative note kasi turn off po ang nagsisinungaling, ha? No matter how ano, para halimbawa, hindi mo pwedeng sabihin na parang, ilang pounds lang naman yung tinanggal ko, ako pa rin naman yun. Hindi ganun yun, di ba? First time mo makikilala yung tao, kailangan as is. Pagka nagsinungaling ka, sinungaling ka. Parang ganun lang yung partner, pagka kumuha ka ng bagay na hindi sa'yo, ang tawag sa'yo, magnanakaw. Oo, parang... balik-balik ang magnanakaw. Parang mapasig ko ito. Parang, nako ha, I'm sure hindi ako yun. Pero ito yung parang nandito ako, parang naririnig ko yan. Naririnig mo ba? Pero totoo naman yung agree naman diba? Tayo. Okay, yun, dahil dyan, dahil nag-agree tayo dun sa dapat nga naman talaga totoo ang details. Number four, ito, maganda to partner, and it goes for both men and women, ha? Mm-hmm. You should be comfortable in initiating conversations. It doesn't end, partner, kapag nag-swipe left or swipe right ka na. Mm-hmm. Hindi ibig sabihin na maghihintay ka lang ng biyaya ni Lord kung kakausapin ka. Oh, hindi. Kasi ang point nga, nandun kayo, kung gusto mo, it doesn't make you less of a woman or a man. Kung ikaw mag-umpisa ng conversation. Ay, gusto mo, di ba? The mere fact that you swipe right, meaning, gusto mo. Mm-hmm. Di ba? So kung magkakahiyaan kayo at mauli takala na match, then that's not the way to go. At saka mas nakakahilo pag marami kang kausap. Totoo. Mas maganda like kunyari, siguro dalawa, tatlo muna. Uh-oh. And then pagka wala doon, then hanap ka ulit the next three. Ganun. Kasi ang hirap na na, iba ginagawa nila, collect and collect talagang, as in ang dami, siguro mga walo. Ang sakit sa ulo. Totoo naman. Saka doon mo mag-gauge kung bet mo ba. Kasi halimbawa, gumawa ka ng question na ang ganda. Mm-hmm. Halimbawa, I saw your picture. You went to ganun. What did you do there? Ang sagot sa'yo, okay lang. Parang ilang yung sagot. What did you do there? Okay lang ang sagot mo sa akin. Okay pa ba tayo? Di ba pwedeng unmatch na kita? Di ba yung mga ganong klaseng ano na parang dun mo malalaman on how interested Mm-mm. the person is or how articulate the person is. At diba? Of course, kung gano'n siya kaseryoso na naghahanap talaga Correct. Ng partner. And dahil dyan, 45 minutes na makalipas ang alas 9 ng gabi, babalik po kami. Ating balikan ang kwentuhan sa Beyond Wellness. Babalik na kami. Ito po muli si Miss P. At of course, kasama ko si Coach Mike Celis. Ayan na. Ituloy na natin. Number 5. Dahil magkakadugtong naman to, di ba? Mm-hmm. O get to know the person before meeting up. Alamin mo muna, mag-imbisiga ka muna, di ba? Mm-hmm. Hingin mo ang apelido, di ba? Tama. Huwag lang yung parang baka nakalagay dito, cute guy from QC, meet na agad. Di ganun. Mm-hmm. Diba, alamin mo muna, kahit nagpadala ng picture, alamin muna, totoo ba yan? Kasi, iba na rin po ang panahon ngayon. Hindi naman sa pananakot. Pero again, some people might take advantage at may tinatawag po tayong catfishing. Mm-hmm. Nagbibigay na ibang picture or poster, di ba? Yeah. Tapos iba pala sa personal. So para safe lang, get to know muna. Alam mo yun, talk for what? Gano'ng katagal? Depende sa'yo. A month, di ba? Tingnan mo din muna kung consistent lahat. Mm-hmm. Bago ka mag-go na makipag-meet up. Meron akong kukwento maikli. Meron na isang may asawang babae nakipag-dating app sa isang hapon. Mm. Kung gusto na siya ng hapon, kukunin na siya ng hapon. Antara. Eh ngayon, si Girl Alush, tama naman ang mga mukha, etc. Lahat, no? Kaya lang, hindi niya sinabi na may asawa siya. Ay naman. So ngayon, merong kaibigan tong hapon.
na Pilipina rin dito sa Pilipinas. Pinaimbestigahan, tinignan, kinuhanan siya ng mga picture. Tapos nakuhanan siya ng mga picture with the children. Hello. At saka asawa pinadala dun sa Hapon. Tapos, wala na. Ayun na nga, kasi diba, mauwi din sa honesty din again doon sa details, diba? Mm-hmm. Parang umayos lang po tayo at magiging worthy ang experience with the dating app. Correct. O next, ito. Next. I think dapat magkasama na itong dalawa, no? Plan a date ahead and then meet up in a safe, neutral space. Yes, wag sa bahay niya. Wag sa bahay, wag sa lugar na malayo-malayo sa'yo or liblib na lugar, yes. Diba? Dapat kailangan yung maraming tao. Pwedeng restaurant. Coffee shop, di ba? Ayan. Pero wag muna mag-staycation, first meeting, di ba? Ano muna, kalma muna tayo, guys, di ba? Pwede naman yun. Huwag masyadong nagmamadali. Saka wag spontaneous, pag ganon. Mm. Planuhin nyo muna. At even if, for example, nakita na kayo sa isang safe place, tapos bigla kayo nag-ayayaan, huwag ka munang sasama. Again, kilalanin mo na, di ba? Pwedeng magbait siya sa'yo habang maraming tao, pero pagkatalikod, di ba? Pagka kayong dalawa na lang, iba na ang kwento. Tama naman. So, dahil nandiyan na tayo, itahitahin na natin to dahil magkakasunod na siya talaga. Mm-mm. Kapag nag-meet na kayo sa safe space, meron kayong tatlong bagay na dapat natandaan naman. Mm. Number one, manage expectations. Correct. Di ba? Parang, syempre, iba sa picture, iba sa personal. Oo, yun. Pangalawa, regardless, dapat communicate with respect. Diba? Kasi napag-usapan nyo kung maayos naman yung pag-usap nyo online. Uh-oh. Then regardless whether you like or not, respeto pa rin. Mm-mm. Kasi nag-aksaya ng panahon yung tao eh. And the same way ikaw din. Mm-mm. Diba? And lastly, assess mo lala objectively after the date. Do not assess based on your expectations. Na parang, ay, tabingin naman pala ilong nito, kaya hindi naman pala gaano mayaman kasi yun yung expectation mo kasi bis-tabis sa picture, ganyan. Kung yung assess doon, i-assess nyo after the date, sumaya ka ba? Ideal person mo ba? Hindi, di ba? Para to give yourself the chance to really appreciate the person for who and what he is or she is. Ay, may kakwento ko. Puso pa noon ang phone pal. Daming naloloko sa magaganda boses. Madaming naloloko sa mga magagandang boses. May isang lalaki na nabiktima. Ang ganda ng boses ng babae. Sabi ng lalaki, di kwentuhan sila. Kwento-kwento, Ingles-Inglesan silang dalawa. Pagkatapos, sabi ng lalaki, I love you. Ay? Pero di pa sila nagkikita. Iba. Finally, nagkita sila sa isang simbahan. Napaka-safe pero, naman talaga nun. Safe talaga. Pagdating sa simbahan, nagpakita kayo ng girl na lush. Nadismaya si guy. Sabi niya ganun. Next time na lang tayo mag-usap ulit, ha? Ganun. Hello. Sabi ng girl, baka may tumawag sa'yo, pinsan ko. Eh, sabihin mo na lang na hindi naging tayo. Sabi ng lalaki, teka lang sandali, hindi pa naman tayo, di ba? Hello, di ba? Talk about awkward. Yun lang, di ba? Maraming ganyan. Again, kasi partner, for those using the dating app, take your time. Huwag nyo madaliin, di ba? Get to know the person. Kasi expectations nyo, ang root cause ng disappointments. You'd be surprised that it's not really the other person kung nagpakatotoo yung isang tao. Tama. It's really your expectation na, ay, ideal ko kasi ganito, or dapat ganito siya, or ito na yung fantasy come to life ko. Eh, paano kung hindi? At saka, alam mo, pagka matagal kayo masyadong nag-uusap ng online lang, medyo nakakaalalo. Pag kunwari, pwede naman na kayo magkita, pero ayaw makipagkita, magduda ka. Totoo. Dahil baka may tinatago yan. Saka iba minsan, ito ha, fact din to ha, kahit nag-uusap na kayo, kahit nag-video call na kayo online several times and all, iba pa rin pag nakita kayo for the first time in person. Oo nga. It applies to me, kahit hindi sa dating app ha, halimbawa coaches ko, iba yung usap online, iba yung pag first time kami nakita in person. Totoo naman yan. Diba? Saan, diba? Kahit na alam mo na yung mukha, ay, ganito pala siya, ganyan pala siya, pagkaanan. So, yun. Applies lalo sa dating. Magkakaalanganan kayo. At saka, of course, pagka meron kayong mga personal na pinag-uusapan online, correct. Para ang hirap na i-pick up yan pagka magkasama kayo. Oo. Diba? Dapat, matatansya mo, partner. Tama. At, malalaman mo kung paano siya umakto pagka magkasama na kayo. Totoo. In person. Malalaman mo kung may sabit o wala.
Totoo yan. Mm. At ako, meron akong basis lagi, 5 dates. Mm. Kasi naniniwala ako in the first 5 dates, pag may potential yan, lalagpas ng 5 dates. Pag walang potential, like, whether first, second, third, cut off nyo na. Huwag nyo na kayo maghanap ng ano. Oo, huwag nyo na patagalin kung deep in your heart, na-exhaust nyo na talaga. Hindi pala. Hindi pala. Huwag nyo ipilit. Kasi sayang sa oras niya, sayang sa oras nyo, di ba? Saka mararamdaman mo yung chemistry agad eh. Totoo po yung chemistry. Immediately, tama ka dyan, oo, partner. At saka, of course, pagka magkasama na kayo at makikita mo yung pag-uusap ninyo na person to person. Correct. Iba yung ano, tama yun, chemistry at saka yung iba yung dating. Oo, yung connection. Kung may connection ba talaga. Correct. Totoo po yung spark naman talaga, di ba? Kung whether gusto nyo pa ba siya makausap. Stop. Part na ito ha, basic mistake ng mga tao. You try to justify yung ano, yung nangyayari. Example, eh mabait naman siya, baka naman, pero ayaw mo yung mukha niya. O kaya naman, di ba? Baka nahihiya lang siya. Baka nahihiya. Don't create those time narratives. It is what it is. Di ba? Yun yun. Stay, ano lang, stick to the facts. Oo, what you diba? See is what you get. And he will not be or she will not be better. Correct. Next time. Then yun na yun. Remember, tsaka tataas lang expectations mo. And then, tsaka remember partner, di ba? Ano yan eh? Pagka nagmi-meet kayo, you always put the best foot forward. Correct. So can you just imagine kung yan ang best foot forward niya, ano kaya yung pagka-comfortable na siya tama sa'yo? Oo. Alright, ako saka wala na ko yung oras. Partner, saan mo sila pwede imbitahin? Ayan. Basta ha, huwag niyo ako kakalimutan. Medyo mawawala ko ng 2 weeks. Pero pakalit-kalit pa rin yung social media, www.coach-mikecelis.com. Again, if you want free access for the Nuna app, Nuna Mental Health app, just visit my page or check out my stories tonight. Kasi nakapost yung link doon. I'll be raffling off 2 free 1-year access by Valentine's Day. So stay tuned. Wow, Valentine's Day. Akin ang isa. Yeah. Mamamagalitan tayo ng ano, ng sponsor. Yeah. Thank you very much, partner. Thank you. Until next time. Samantala, always remember, you are greatly loved and all is well in this world. Until next week, magbabalik po ang Beyond Wellness with Miss P. Of course, dito po yan sa DWIZ, alas 9 po ng gabi, hanggang alas 10 every Saturday. Ito po ang ganing code, Miss P, Princess Javier Castro. Happy weekend! Bye! Beyond Wellness. Beyond Wellness.